Nasubukan mo na ba mga katiid sa panaginip mo? Ibibigay ang hinahanap mong kayamanan, subalit may kapalit. Kaya ito ang tatalakayin at pag-uusapan natin sa content na ito. Ano pa bang hinihintay natin? Let's do this! Pinamagatan ko itong Diwata sa Panaginip, Japanese Treasure, Lecture and Guide number 52. At para ito sa lahat ng mga ka-TH, lalo na sa mga ongoing project, mga nagbabalak pa lang. Subalit, ang ganitong mga pangyayari mga ka-TH ay hindi naman natin talaga ginugusto or ginusto. Dahil alam ko, marami sa inyo or marami sa atin, naka-encounter na ng ganitong pangyayari kung saan sa pagtulog ninyo mga ka-TH bigla kayong nakapanaginip na nakita na ninyo ang mga deposito sa isang lugar at ang iba pa nito binibigay ng matandang babae kung saan sa panaginip ninyo kausap ninyo ang matandang babae na binigay niya or ibibigay niya ang deposito sa lugar. Madalas, may kapalit talaga ang mga ganitong sistema mga ka-TH. Kung hindi man yan, matandang babae, matandang lalaki. At kung hindi rin matandang lalaki, magandang babae, subalit ang suot niya ay kulay itim. Subalit sa aking karanasan mga ka-TH, napanaginipan ko ang isang babae na suot niya ay mahabang puting damit. Last 2018 mga ka-TH, umuwi ako sa amin kung saan in-explore namin ang mismong lugar na yon. At ganito yan, umalis ako sa amin mga ka-TH noong 2006. Pumuntang Maynila, bumalik sa amin 2018. Suma di total 12 years akong nawala sa amin mga ka-TH. Bumalik bigla para mag-treasure sa lugar na yon. At ang lugar na yon, nabuksan namin ang mismong kuweba na yon. At ito na yung kuweba niya mga ka-TH, nasa 12 feet under na open cut ng ibabaw. Ang sinabi kong 12 feet, kung hindi pa na open cut na mga tiyuhin ko noong 1992 to 1996, nako, hindi lang 12 feet ang kapal ng tabon sa taas, baka aabot ito ng 27 feet bago matamaan ang cave na yan. At ang cave na yan mga ka-TH may nag-iisang laman na silsil. Dito muna tayo mag-umpisa. Paano ko napanaginipan yung babaeng yon na napakaganda? Itong silsil na ito mga ka-TH may X sa gitna. Ayan o, X ha, klaro yung X nya, naka-engrave kung saan nakatayo yung silsil na yan banda dito sa gilid na ito ng cave. Ayan, itong si Utol, ito yung digger ko. Ang dami kong tauhan dyan mga ka-TH. Ito yung pinsan ko. Sila talaga ang tagabanat sa ilalim. Bali, anim yan sila mga ka-TH. Ang pinsan ko ay siya nakadiscovery sa silsil na nilagay sa
maliit na chamber. Ibig kong sabihin, para siyang may altar, mga katiits, na maliit, banda dito banda, sa gilid. Diyan. At diyan nakatayo ang silsil na naka-islant. Ang tinuro ng silsil, banda dito. Kaya binira namin yan, mga katiits. At sa pagtanggal or pag-clearing namin sa isang area, doon sa dulo ng cave, binutas na namin, mga katiits, nung na-clearing na namin. Binutas namin ang area na yan. At nung pagbutas namin sa sahig na yan, around 4.5 feet, biglang nabutas na, mga katiits. At ito na yung pinakabutas niya sa ilalim. Ibig sabihin, dito nagturo ang silsil na yan. Kaya dyan namin binira. Pagdating ng 4.5 feet sa ilalim, nabutas na, mga katiits. Ayan, lumalagabog yan. Sobrang tigas niyan, mga katiits. At dito, nag-umpisa ang lahat. Marami kami sa area, mga katiits. Marami akong kasamahan sa paghukay na yon, dahil lugar ko pa. Hindi kami bababa ng 14 katao pag nasa site kami. Lahat yan, tulong-tulungan. Pag oras na ng pahinga or mananghalian, sa mismong gitna kami ng sapa, mananghalian, mga katiits, or magmerinda, dahil tabing sapa lang ang area namin. Ngunit napansin ko lang, mga katiits, dahil pag nagpapahinga kaming lahat, ako lang ang nilalapitan ng mga paro-paro. Kulay puti pa, mga katiits, at hindi lang nag-iisa, dalawa, tatlo. Hindi ko mabilang, mga katiits. Sobrang daming paro-paro na lumalapit sa akin at dumadapo pa sa katawan ko, mga katiits. Pero hindi siya masyadong malaking paro-paro, yung tipong maliliit, dumadapo sa palad ko, tainga ko, ulo ko, katawan ko, balikat ko. Para akong bulaklak, mga katiits, na dinadapuan ng paro-paro. Napansin ako ng tatay ko. Binalaan ako ng tatay ko na huwag mo lang saktan yan. Parang may kakaiba dito sa lugar na ito at ikaw ang nakita. Binabaliwala ko lang yun, mga katiits. Sunod-sunod yun, mga halos 10 araw na ganun ang pangyayari. Araw-araw, pag nagpahinga kami, talagang lumalapit talaga ang mga paro-paro sa akin. At ang pangyayaring iyon, napansin ko lang noong nag-umpisa na kami magbutas sa area na ito kung saan tinuro ng silsil. At yun ang sinunda namin. Ayan, nag-umpisa na, nilalapitan ako ng paro-paro. Isang gabi, habang ako'y natutulog, doon ko napanaginipan ang isang babae. At nag-umpisa yan sa panaginip ko na naglalakad daw ako sa isang lugar kung saan ang lugar na yon papunta doon sa site namin. Medyo malayo-layo kasi sa tabing dagat ang site namin or area namin, nasa 2 kilometro simula sa bahay namin, dahil tabing dagat kami. Lalakad ka pa ng 2 kilometro papunta sa bundok at nandoon ang site namin. At yun nga, sa panaginip ko, naglalakad ako papunta sa mismong site namin. At pagdating sa site namin, may napansin akong babae na nag-iisa. At doon talaga sa mismong pinaghukaya namin. Hindi magkalayo lang ng mga 5 meters, mga katiits. At napakagandang tignan, mga katiits, lalo na bagay sa kanila ang damit na kulay puti. Tinanong ko siya sa panaginip ko na parang naliligaw ako dahil napansin ko ang lugar sa panaginip, mga katiits. Ang kalahati lugar namin or lugar ng pinaghukaya namin, at ang kalahati ibang lugar, mga katiits. At ang sagot ng babae sa akin, hindi ka naliligaw dahil nandito lang sa bandang likuran ko ang mismong butas ninyo.
Tinanaw ko mga katiits, nakita ko nga na nandyan lang ang mismong butas namin. Ang sabi ko sa mismong babae, talaga po, alam niyo pong naghukay kami dyan. Ang sagot ng babae sa akin, oo naman, hinahanap niyo ang kayamanan na nakabox. Ang sabi pa niya sa akin, gusto mo bang ibigay ko sa iyo agad? Ang sagot ko naman sa kanya, paano po? Bigla siyang nagturo sa gilid mga katiits. Doon ako namangha. Sa panaginip po, nakita ko talaga na tinuro niya sa bandang gilid. Biglang may lumabas na simentadong kahon na may habang, hindi ako magkamali, nasa 1 meter yun eh, or 1 yard, 3 feet by 2 feet ang lapad niya at ang kapal niya by 2 feet din mga katiits. Malaki-laking simintong kahon. Ang sabi ng babae sa akin, ito na yung hinahanap mo, pero bago ko ibigay sa'yo yan, may kapalit. Ang tanong ko naman sa babae, ano po ang kapalit? Bigla niyang tinawag ang anak niya mga katiits, kung saan lumabas ang magandang babae sa mismong bandang likuran lang niya at naglakad. Kita ko sa panaginip ko na napakagandang babae mga katiits. Hindi talaga yon magkalayo ng tansya ko, mga 22 anyos yun or 21 anyos ang babaeng anak niya. At lumapit ang babaeng anak niya sa mama niya. Bali, mama pala niya ang kausap ko. At yun ang nagsabi na ibigay ko sa iyo pero may kapalit. At ito na nga mga katiits, tinanong ako ng mama ng babae or yung unang nakausap ko. Ang sabi niya sa akin, gusto mo ba talaga ang kahon na yan? At yan ang hinahanap ninyong kayamanan na sa loob niyan. Ang sagot ko, opo. Ang sagot naman niya sa akin, ibibigay ko sa iyo yan sa madaling panahon. Pero, may pero, sumama ka sa anak ko or samahan mo siya. Yun lang mga katiits. Kahit sa panaginip ko, nag-isip ako, bakit ganun? Ibig sabihin, kukunin na nila ako at ipapalit itong kahon na may lamang items. Ang sagot ko muna sa babaeng kausap ko, itong nanay, pag-isipan ko muna at ipaalam ko sa mga kasamahan ko. Ang sagot niya sa akin mga katiits, huwag mong ipaalam sa kasamahan mo, mas lalong lalayo ang kahon na yan sa iyo. Bigla akong nagising agad mga katiits sa kaligitnaan ng gabi at pinag-isipan kong maigi. Subalit, ako yung tipong tao na pag panaginip, 50-50 palagi yan mga katiits. Ibig sabihin, 50% paniwalaan, 50% hindi paniwalaan. Parang wala lang sa akin. Pero ito ang nangyari mga katiits. Kinabukasan, tuloy pa rin kami sa pagtrabaho. Balit, yung bilin sa akin ng babae na kausap ko, hindi ko sinabi sa mga kasamahan ko, kapatid ko, tatay ko, pinsan ko, tiyuhin ko, ang napanaginipan ko. Akin lang yon. Ngunit, pagsapit ng 3 araw mga katiits, ayun na, dumating na ang karumaldumal, kung saan bigla akong nagkasakit mga katiits. Pinagtataka ko lang sa sakit kong iyon. Alam niyo ba bakit? Umaga, simula alas 8 ng umaga or alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Masigla ako mga katiits. Grabing sigla ko. Pagsapit ng
alas 5 ng hapon, palubog ng araw, hanggang alas 8 ng gabi. Namimilipit ako sa sobrang lamig, hindi ko maintindihan, susuka ako, hindi ko alam mga katits kung anong klaseng sakit na yun. Maintindihan ko ba yung trangkaso? Kasi bayuplo lang katapat nun. So balit, pag sapit na naman ng alas 5 ng umaga or madaling araw, alas 4:30, hindi ko makalimutan yun, mga ganyan. Alas 4:30 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga, babalik na naman yung sakit na yun mga katiits. Pero sa kalagitnaan ng mag-alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, maganda naman yung kondisyon ko. Lalo na sa alas 8 or alas 9 ng umaga, mag-alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, maganda naman ang kondisyon ko. Pero may oras talaga mga tiits, yung tipong sisikat na yung araw at lulubog yung araw. Yun talaga ang oras na lalabas ang sakit na yun. Sakit ng ulo ko, masusuka, nahihilo, nawawala ako sa sarili ko, hindi ko maintindihan mga katiits. So madi-total, dinamdam ko yun ng 15 days. Talagang napansin na ng airpad ko na ganun ang nangyayari palagi, araw-araw. At sila lang ang nag-explore sa mismong area namin. Kinakabahan rin sila, baka may bumba. Kaya hindi na araw-araw ang pagpasok mga katiits. Ibig sabihin, sa isang linggo, pumapasok na lang sila ng 3 araw or 4 na araw. Kasi wala nga ako. Ngayon, hindi ko alam. At bigla na lang nagdala ang airpad ko ng albularyo. Isang halimbawa dito, itong airpad ko, pinsan ko, kapatid ko, tiyuhin ko at ako. Ngayon, hinawakan agad ni albularyo ang pulso ko. Tinanong niya ako, wala ka bang napanaginipan tungkol sa mga diwata na nasa bundok? Or doon sa panaginip mo, may nakausap kang diwata, lalaki man o babae? Hindi ako sumagot mga katiits. Tinanong siya ng airpad ko, bakit? Ang sagot ng albularyo sa airpad ko, nasabayan yung anak mo. Alam niya mga katiits, anong ibig sabihin ng nasabayan? Sa Bisaya pa, parang nakadisgrasya ng bagay na hindi gusto ng mga diwata. Or, number one yun, or kinursunada ng mga diwata. Dalawang purpose kasi yan mga katiits. Isang purpose or ibig sabihin, nagkaroon ka ng sala sa mga diwata. At ang salungat naman, pangalawa, parang gusto ka ng mga diwata na makasama. At doon na kwento ng airpad ko sa mismong albularyo na doon sa pinaghukayan namin sa bundok, siya lang ang nilalapitan ng mga paro-parong puti na sobrang dami. Hindi bababa yun mga katiits ng kulang-kulang 100 or mahigit mga 80. Ang dami talaga mga katiits. Yun ang sinabi ng tatay ko sa albularyong iyon. Ang sabi ng albularyo, kailangan natin alaya ng manok para mawala lang ang lagnat niya. Ang problema mga katiits, doon pa malapit sa mismong butas namin, kinatay nila ang manok para gawing alay doon sa babaeng nakausap ko sa panaginip. Sinabi ko na rin sa mismong albularyo, pinalabas ko si airpad. Lahat sila pinalabas ko. At ang albularyo lang ang pinuwintuhan ko. At yun na nga, alam na niya ang dapat niyang gawin or alam na niya ang gagawin niya. Pumunta agad sila ng airpad ko, pinsan ko, kapatid ko, tiyuhin ko. Silang anim, marami sila pumunta doon sa bundok. At kinataya ng manok. Dalawang manok yun mga katiits. Isang puting manok at isang itim na manok. Para gawing alay at hindi na ako pagdiskitahan ng mga diwatang iyon.
After 2 days mga katits, kinabukasan lang, simula nung pumunta ang albularyo, kinabukasan, pumunta silang bundok. Sunod na araw, pangatlong araw, bigla nang nawala ang sakit ko mga katits. Ngunit labag man sa kalooban ko na inalaya ng manok ang mismong hukay namin, pero wala akong magagawa mga katits, lalo na't buhay na ang mismong kapalit or buhay talaga ang kukunin. Kaya doon nag-umpisa na magkalit-silit-si na ang hukay namin. Ang daming problemang pumasok mga katits, hindi lang isa, dalawa, tatlo, ang dami. Sanhi ng pagka-stop ng operation namin. Dahil hindi naman ako papayag na ako ang gawing kapalit para makuha lang ang deposito sa lugar. Ganon na rin doon sa mga ibang kasamahan ko. Pangit yung ganon. Pero talagang nangyayari talaga ang mga ganong sistema. Hindi man ako basta-basta naniniwala na sa panaginip-panaginip. Pero pag samahan na ng mga ganitong mga sistema na kinakaibigan ka ng paru-paro, kung ano pa mang hayop na yan, nako, parang nadadagdagan ang mga haka-haka or paniniwala. At isabay pa ang panaginip. Yun lang mga katits. Kaya kung sino man ang nakarelate sa mga ganitong istorya na totoong nangyayari, kayo na ang maghusga mga katits. Base sa akin, stop talaga ang operasyon, maraming problema na dumating. Yun ang experience ko mga katits. Okay, sa pagtatapos dito sa simple content natin, medyo mahaba-haba. Sana may nakuha kayong mga simpleng idea nang sa ganun may apply ninyo sa bawat area ninyo. Ang pangit lang doon, inalayan ko ng manok ang mismong butas namin or napaduguan ng manok. Yun ang pinakapangit doon mga katiits. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless inyong lahat. Thank you mga katiits.